Mga ka-taxpayer kong minamahal, andito na naman po ang ating kaibigan si Maureen Brasa. Kung kailangan nyo ang serbisyo ng isang totoong tax specialista, kontakin nyo lang ho si Maureen, ka-tax Maureen Brasa. Ang pag-uusapan ho natin is just the continuation of Revenue Regulations Number 1-2022. Ready ka na ba? At ang tanong ko kasi is, cover ba ako nito? So, hindi ito para sa lahat. Mayroon lang mga tao na dapat makaintindi nito. Nagpapasalamat po ako dun sa taong nag-thank you rin sa akin. Dahil sabi niya, naku sir, marami pong salamat sa information mo. Walang ganyan sa BIR na nagbibigay. At sa andami ko hong natutunan. Yung natutunan ko ho, sir, ay wala po sa eskwela. So, maglalagay lang ho ako ng nonoy sa aking tenga para hindi ho masira ang boses ko. Ano po, magamit, mamaya meron po tayong lecture about the financial statements source ng BIR assessment. Nandito po si Jen Navarro, mukhang taga-Bisaya po siya. Maayong buntag ang sabi niya po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa araw na to. So, tumiretso na po tayo doon sa ating lecture. Cover ba ako? Yan. Ako po ay talagang takang-taka. Ito naman po ay gawa ng BIR at makikita niyo po dyan. Ayan po yung letterhead. Okay, pagpapatuloy po ito. Ito po ay part 3 nung ating pagbubunyag at pag-aaral ng mga ini-issue ng Bureau of Internal Revenue at ng Department of Finance. Cover ba ako? So dito ho sa Revenue Regulation 1-2022, ikukumpara ho natin yan sa RMC na nakasulat ho dyan, nakalimutan ko, RMC 16-2022 ata at saka ng tax code. Ayun. Valid ba ito? Ako yun lagi kong tinatanong sa sarili ko. Kasi may mga ginagawang mga regulation ng BIR na contrary sa batas naman talaga. So, isa ho sa nakita kong problema ho nito is yung date of receipt. Pupunta ho tayo dito. Ako po ay nag-o-offer ng services para ho dun sa mga magsasaka natin na hanggang ngayon yung CLOA niya, Certificate of Land Ownership Award sa Comprehensive Agrarian Reform, hindi pa ho na ta-transfer sa kanila. May malaki ho akong project, kailangan ko ho ng malaking lupa para ho gawing napakalaking negosyo sa 2022. Magiging maayos ho ang buhay nyo at komportable kayo magsasaka basta't maganda ho ang location ng lupa nyo. Ina-assure ko ho kayo na magkakaroon ho kayo ng magandang buhay sa ating iniisip na negosyo. At para ho dun sa may mga problema na namatay na ho yung may-ari ng lupa, nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, ay meron ho tayong estate tax amnesty. I-avail nyo ho yan. Tutulungan ko ho kayo. Andi dito ho si Mylene Pamilaran, na kaibigan ho natin yan, at saka si Lisa Marcela, nag-good morning sa ating lahat. So, sila po ay makakatulong sa atin, at kung gusto ho ninyong makatulong sa mas maraming tao, I am very willing to teach you ang mga dapat yung malaman sa taxation. So, estate tax amnesty. At saka, teka muna, nagbibigay ho ako ng libreng libro. Ang tawag sa librong to ay collection manual ng BIR. Andi dito ho yung mga technique ng BIR. So, kung gusto nyo makita ho yung mga technique, 322 pages ho yan. Wala hong bayad. PDF file lang po yung ibibigay. PDF! Ayan. Ay, ibibigay po sa inyo. So, ang cover ba ako? Sabi rito. So, mapapansin ho ninyo, sabi dito, sa part 2 ng ating pinag-usapan, effective immediately. So, kailan siya magiging effective? Ito po yun. Sabi natin,
Ako, questionable sa akin to, ah. Hindi ho ako naniniwala dito. At hindi ho yan effective immediately as I discuss sa ating part 2 nitong lecture na to. Sabi rito, let us consider for the purpose of educational entertainment. Ito po ay na-receive ng Records Management Division noong January 27. So, ang dami hong lumalabas na mga impormasyon na ito daw ay effective. January 1? Ha? January 1 mag-uumpisa. Tama po ba sila? Ang question kasi is, mag-uumpisa ba to ng January 1 o mag-uumpisa ng January 27? Ito, kasi sabi rito, ha, ang coverage niya, mga ka-taxpayer kung minamahal, ay mag-i-start ho this month of January, ayan, this month of January 2022. Eh, alam naman natin ang January, 31 araw yan. Eh. 1, 2, 31. Pero ho yung inisyong regulation, 27. So, bandang dito ho yun, matatapos na. Eh, siyempre, ang filing rank returns. Okay? For example, yung 1601 EQ, di ba? January 15 ba? Yung 1601 EQ is January 15. Or 25, hindi ko alam. Tapos yung BAT, yung 2550Q, eh January 25. O, diba? Inventory list, January 31. O, yun lang ho ang alam ko eh. So, ang tanong is, kasama ba yung January 1? Sasagutin ho yan ng ating tax code. Ayan. So, ang pinag-aaralan nun natin ay Revenue Regulation 1-2020. So, puntahan natin yung tax code natin. Ito ho, ang tax code ng Republika ng Pilipinas, malolo-fill nyo ho yan. Ayan. Republic Act 8424, National Internal Revenue Code. Ayan. So, kailan magsusimula? Yun yung tanong eh. Kailan magsisimula yung regulation magiging effective? Immediately daw eh. Kung immediately, pwede ba yung mag-antedate January 1? Or magsisimula siya ng January 27? Ang sasagot niyan ho ay tax code. So, pumunta ho tayo dito sa section. Ayan. Dito. Sorry. Section 246. Ayun. Ang sabi dito, ayan, maliwanag yan. Walang daya. Sabi ni Ian Howe, magaling na bisiklista tong si Ian Howe eh. Magandang umaga sa iyo, Ian Howe. Pinanonood ko yung YouTube mo. Sabi dito sa section 246, babasahin natin, non-retroactivity of rulings. Any revocation, modification, or reversal of any rules and regulations promulgated in accordance with the preceding sections or any of the rulings or circular promulgated by the commissioner shall not be given retroactive application if the revocation, modification, reversal will be prejudicial to the taxpayer except in the following cases. Okay, may following cases. Doon muna tayo sa general rule. Pwede bang i-antedate? Okay, pwede daw. Sabi rito, if it is not prejudicial. Eh, teka muna, sir. Paano magiging prejudicial? Eh, simple lang naman yung rule. Pinag-aaralan nga natin eh, di ba? Eh, na-file mo na yung BAT mo eh. O, do-drawing ko lang. O, ito yung January. Okay. May January 1. Ito yung 31. Ito yung 27. Ito yung RR. Okay. Eh, noong January 15, nag-file ka na ng 1601 EQ. January 25, nag-file ka na ng 2550Q. O, di ba majo-jeopardy yung iyong ano? Yung iyong right? Anong right yung majo-jeopardy? Di ba? Yung right to prolong audit.
Kasi siyempre mapoprolong yung audit ng BIR. 'Di ba? Madadagdagan ng 30 days, madadagdagan ng 60 days. So no jeopardize. 'Di ba? So ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, itong RR na to, ha? In general, ito hindi pwedeng mag-antedate. So ibig sabihin, ang validity lang nito is mula 27 hanggang 31. Hindi pwedeng kasama yung February. Kasi hindi na sa January. Common sense naman, no? Yung mga nagtatanong, sir, kasama ba dyan yung, for example, sa drawing kong ito, na-issuean sila ng formal letter of demand. Na-issuean sila ng PAN dito. Okay. So, yung formal letter of demand, ibig sabihin, 30 days yan eh. So, ang magiging due date mo na, February. Kahit na-issuehan ka ng January, pero ang due date. Ang pinag-uusapan kasi dito, due date. So, hindi siya sakop ng RR. Diba? Maliwanag yan. Nakasulat dito, due date. Huwag niyong iaalis yung utak nyo sa due date. Ayan o. Due date. Ang ine-extend is due date. Hindi date of receipt. Ha? Tandaan nyo yan. Magkaiba yung date of receipt at saka yung due date. O. So, ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, ang pwede lang, ang qualify lang, which is hindi ako naniniwala, sinasabi ko na sa inyo personally, ang ina-extend lang ay yung mga returns and documents na ang due date ay pumasok ng January 27 hanggang 31. At saka kung magpo-protest ka na ang protest mo ay magpo-fall between January 27 hanggang January 31, yun lang ang cover nito. Other than that, wala na. Oh. So, sinasabi nila, hindi! Cover yan simula January 1. Mali po yun, sir. Kasi nagbabiolate po ng batas yan. At ang batas na sinasabi ko sa inyo ay yung Section 246 ng Republic Act 8424. Ngayon, naglabas po si BIR Commissioner ng circular. Clarification. Alam mo, Diyos ko por santo, kung gagawa po kayo ng rule and regulation, pwede ho bang mag-request o mag-propose? Kompletuhin ho ninyo. Alam ho nyo, mga Pilipino, hindi naman mga technical na tao dyan. Karamihan ho dyan, negosyante, graduate ng high school. Hindi marunong mag-English o hindi marunong mag-English, hindi marunong umintindi ng English because of technicality ng pagiging lingwahe ng English. Good morning po si Alinea Sabado. Good morning, sabi niya. Maraming salamat sa panonood, Alinea. So, pwede ba, sir, mga bossing ko, at yung susunod na commissioner o mga official ng BIR, pagamuha kayo ng RR, ha? Hindi ko sinasabi na yung Department of Finance ay kulang ang kanilang kaalaman sa taxation, pero sa aking palagay, malaki ang kakulangan ng mga namumuno sa atin sa taxation pagdating ho sa rulemaking. Kasi ho, kailangan pang i-explain. Grabe, dapat self-explanatory ang rule natin. Na naiintindihan hanggang ng graduate ng elementarya na nagnenegosyo. Kasi ang dami ng mga vloggers ngayon na elementary pa lang. Meron ng kinikita, million na eh. Diba? So, gawin ninyong maayos. So, para wala na akong trabaho, di ba? Kung galit kayo sa akin at gusto ninyong mawala ako sa pagninegosyo sa taxation, ayusin niyo yung trabaho nyo. Pasakla lang muna ako. So, tapusin na natin. Sorry. So, ngayon, naglabas si commissioner ng explanation. I-explain ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Ano ba pagkakaiba ng RMO versus RMC versus RR versus tax code? Explain ko sa inyo yan. Napipiko na ako eh. Mga taong talagang to, pinaglololo ko tayo eh.
So, explain ko lang ho itong ginawang clarification daw. Di umano. Yun. Huwag naman magagalit kung nakikinig sa akin yung mga official ng BIR. Welcome ho kayo sa programa ko. Gawa tayo ng lecture. Ipaliwanag nyo yung sarili nyo. Marinig kayo ng taong bayan. Okay? Pwede din tayo magdebate dito kung gusto nyo ng debate o pwede tayo magpaliwanagan. Ayun ho ang demokrasya. Okay, ang demokrasya is encourage opposition. Ayun. Pakinggan mo yung bawat side. Dito ho sa explanation ng ating kagalang-galang na commissioner, naglabas ho siya ng RMC Circular 16-2022 clarifying the scope and coverage of the extension of deadline granted pursuant to Revenue Regulation No. 1-2020. Nalulungkot lang ako dito kasi binago niya yung rule. Binago niya. Ano yung specific na binago niya? O, wala naman siya clarify. Kinopia niya lang. Itong isang portion na to, kinopia niya lang eh. So, ito ngayon yung clarify. Hindi niya ngayon sinabi rito yung kailan mag-uumpisa at kailan matatapos. Hindi katulad ko kanina, sinabi ko sa inyo, mag-uumpisa yan ng January 27 at matatapos siya ng January 31. Ibig sabihin, hindi cover yung January 1 hanggang January 27. Itong number 2, nalulungkot ako dito sa number 2. Ayan. Kasi dito sa number 2, sinabi niya alert level 1 and 2. Alert level 1 and 2. Wala hong sinasabi, walang sinasabi ho, ang ating RR. Ito ang problem sa RMC. Sabi dito, ang chine-check is alert level 3. Ayan, aliw, alert level 3. Alert level 3 or higher. Ang binigay ni BIR Commissioner, alert level 1, alert level 2. Eh, lower yan, hindi naman higher eh. Diba? So, ibig sabihin, pag sumunod ka sa RMC na ito, itong sinasabi sa RMC na to, eh, nagbabiolate ka ng RR. Ang susunod na tanong is, eh, sino ba ang magpe-prevail? Yung bang RMC na kumukontra sa RR o yung RR na nagpapaliwanag noong kanyang regulasyon. Yan ang madalas eh. Alam niyo sa experience ko, madalas gamitin ng mga Chief Legal Division, Chief Assessment Division, Regional Director, RMC. Kahit yung RMC is contrary sa RR at saka sa tax code, yun ang pipilit. Yun ang pipilit. So, pag-aralan natin, para hindi tayo maloloko, ano ba ang pagkakaiba ng RR, Revenue Regulation, RMC, Revenue Memorandum Circular, RMO, Revenue Memorandum Order. Tuturuan ko kayo paano sila ginagamit para makakuha kayo ng tamang benefits sa taxation. Nag-good morning po sa lahat si G. Santander, magaling na CPA po to. Okay? So, ano ang isusunod kong ile-lecture? Iniimbitahan ko kayo na mag-join ng aking Discord. Andi dito na ho yung aking QR code. Ayun. Ayan ang QR code ko para sa collection manual. At may QR code din ho tayo para sa... Ano ba yung QR code ko rito? Ay, isa lang palang QR code ko. So, ang QR code ko makikita nyo rin ho sa aking Kataxpayer Facebook. At iniimbitahan ko ho kayo sa aking seminar. May seminar ho ako sa Sabado at ito po ay ginawa ng anak ko, si Emelio. Ayan. Pumunta lang ho kayo sa aking Kataxpayer Facebook. At para ho dun sa mga gustong maging expert sa paggawa ng protest letter, naghahanap po talaga ako ng mga business partners. Ang laki ng market eh. Kahit na 70,000 lang yung ini-issue ng BIR ng letter of authority, napakalaki. Cream of the crop yung 70,000 eh. Yung other, eh, 500, yun lang yung kayang ibayad, 700, 1,000. Pero yung cream of the crop, kaya magbayad yan ng bilyon. Kaya.
So, isang trabaho lang, 1 million na kagad kita mo. So, mas maganda, mag-focus ka sa paghawak ng deficiency tax assessment or letter of authority or subpoena Duces Tecum. So, naghanap din ako ng mga lawyers na gusto maging tax lawyer. Okay? With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. May seminar ako sa ano, ah? Sa letter of authority, handling letter of authority this February. Be with you for life. See you later.